So welcome mga guys para sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Pag-usapan nga natin ngayon ito nga si Montrezl Harrell dahil ayon nga sa isang report na ito na siya nga doon ngayon ay 50-50 pa sa kanyang desisyon kung siya ba ay babalik sa Los Angeles Lakers at tatanggapin niya ang 9.7 million na player option niya or tatanggihan niya ngayon or i-decline niya yon para nga maging free agent siya ngayong offseason na ito. At kung tanggapin nga daw ni Montrezl Harrell yung player option na yon, ay maaari nga siyang matrade na itong Los Angeles Lakers dahil eto nga daw si Montrezl Harrell at ang pang 22 na pick na itong Los Angeles Lakers ay kasama nga daw sa napag-usapan na itong Los Angeles Lakers at Sacramento Kings nung diniscuss nga nila ang trade na ito ni Kyle Kuzma para kay Buddy Hield. So kung kahit na nga itong si Montrezl Harrell ay itanggapin ang player option mula sa Los Angeles Lakers ay hindi pa rin sigurado pala siya na magiging Lakers siya pagdating nga ng next season dahil siya nga ay napag-usapan din na ite-trade na itong Sacramento Kings at ng Los Angeles Lakers. Pero linawin lang natin na diskusyon pa lang naman ng dalawang team yan itong Lakers at Sacramento at wala pa nga kasiguraduhan kung si Montrezl Harrell ba ay mati-trade. Pwede pa rin naman siya magstay dito sa Lakers kapag tinanggap niya yung player option at hindi nga siya tinrade na itong Los Angeles Lakers. At para nga sa ating next balita, next update, eto nga si Klay Thompson ay balik na nga sa pag-shooting. Meron nga isang maikling clip na in-upload sa Twitter na mukhang eto nga si Klay Thompson ay komportable na nga sa kanyang pag-shooting at wala na siguro siyang iniindang injury. Eto, tingnan nyo ang maikling clip na ito. At hindi nga lang din itong si Klay Thompson na nagsushooting sa court kundi pati na rin sa gym at mukha ngang nagwo-workout siya at siguro nire-rehab din ang kanyang mga injuries. At as of now nga update dito kay Klay Thompson, ine-expect nga na sa opening night pa lang ng Golden State Warriors ay makabalik na nga siya at makapaglaro sa kanyang team. So aabangan nga natin ang muling pagbabalik na ito ni Klay Thompson simula pa noong 2019. So 2 years nga siyang napahinga sa NBA. At abangan nga natin ang muling pagbabalik ni Klay Thompson sa team ng Golden State Warriors. At para nga sa ating last balita tungkol nga ito sa Dallas Mavericks dahil ayon nga daw sa report na ito ni Mark Stein na ang Dallas Mavericks ay balak na ngang tigilan yung pag-person nila kay Kawhi Leonard para nga makapag-focus sila dito sa free agent point guard na si Kyle Lowry. At diba nga rin sinabi nga ni Adrian Wojnarowski sa kanyang report na si Kawhi Leonard daw ay babalik nga daw sa Los Angeles Clippers at wala nga daw siyang nakikitang dahilan na umalis dun sa Clippers team na iyon. At mukhang itong Dallas Mavericks ay nakinig kay Adrian Wojnarowski at ito iba na nga ang magiging focus nila sa free agency si Kyle Lowry na nga at pag-resign nila sa kanilang shooting guard na si Tim Hardaway Jr. At yun nga lamang guys para sa ating mga balitang NBA ngayon, maraming nga salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. At kung gusto niyo pa rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye!